airplane mode natin siya ng 5 seconds. So click lang natin itong airplane mode, then bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5, then an airplane mode na natin, at automatic 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis itong ating APN, pumunta tayo sa speed test. Click lang natin itong go, then wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano kalakas at kabilis itong ating APN. Kung makita nyo guys, so yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to, at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong bagong APN na naman. So para to guys sa mga nag-try ng APN nung nakaraan na hindi gumana sa inyo. Take note guys ha, once hindi gumana yung APN, automatic i-delete nyo kagad. At antayin nyo yung bagong APN natin. Once naman na gumana, yun na yung gagamitin nyo para makaranas kayo ng high speed, stable, at hindi maglalag pagdating sa mga online games, sa pag-browse ng mga social media apps, sa pag-play ng mga video sa YouTube at iba pa. Itong ituturo kong APN guys is all network, so kahit ano yung gamit yung SIM card, pwedeng-pwede. Basta compatible sa inyong location. Una natin gagawin, pumunta tayo sa settings ng ating cellphone. Click lang natin itong settings. Once na maklik na natin yung settings, hanapin natin dito yung SIM card and mobile network. Sa ibang device sa kalagay, dual SIM or mobile data. Sa iba naman, dual SIM or mobile network. Kung ano yung makita nyo, same lang yan. Tap lang natin. Once na matap na natin yan, mapupunta tayo sa number ng phone natin. Mamimili tayo dito ng number na gusto natin gamitin. Take note guys ha, compatible to sa lahat ng uri ng SIM cards. Kapa Smart, Token Text, Globe, TM, Sun Cellular, Gomo SIM, Dito SIM, at kahit anong SIM card compatible. Pipiliin ko tong SIM 1, tap lang natin. Once na mapili mo na yung number na gusto mo gamitin, hanapin natin sa baba yung word na Access Point Names. Sa ibang device sa kalagay, APN. Kung ano yung makita nyo, Access Point Names or APN, same lang yan, tap lang natin. Once na matap na natin yan, dito tayo mapupunta. Sa bandang taas sa kanan, may plus sign dyan. Sa ibang device sa kalagay, Add Button. Kung ano yung makita nyo, plus sign or add button, same lang yan, tap lang natin. Once na matap na natin yan, mag-add tayo dito ng bagong APN. Magsimula tayo mag-fill out sa name. Click lang natin itong name, then ilagay natin dito, V as in Victory, VF, 5G, 5G, Infinite, Infinite, 2022. Yan guys yung ilalagay natin sa name ng APN. VF 5G Infinite 2022. Kung gusto nyo palitan yung name, walang problema, pero ito talaga yung name ng ating APN. Pag okay na, tap lang natin tong OK. Sunod guys, pumunta tayo sa APN. Click lang natin tong APN. Dito naman ilalagay natin V as in Victory, VF Internet, Internet, Internet.au, AU. Yan guys yung ilalagay natin sa APN, vfinternet.au. Make sure lang na tama yung pagkakalagay nyo para gumana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, tap lang natin tong OK. Sunod guys, pumunta tayo sa username. Click lang natin tong username. Dito naman ilalagay natin, V as in Victory, VF 2022. Yan guys yung ilalagay natin sa username, VF 2022. Click OK. Sunod, pumunta tayo sa password. Click lang natin tong password. Dito naman ilalagay natin 8989. Yan guys yung ilalagay natin sa password, 8989. Click OK. Sunod guys, pumunta tayo sa server. Click lang natin tong server. Dito naman ilalagay natin 185.230.6161.163. Yan guys yung lalagay natin sa server, 185.230.61.163. Make sure lang na tama yung pagkakalagay nyo ng server para gumana talaga at mabilis siya mamaya. Pag okay na, tap lang natin tong OK. Sunod, pumunta tayo sa authentication type.
Click lang natin itong authentication type. Dito naman yung pipiliin natin is none. Yung pinakaunahan, none. Tap lang natin. Sunod, pumunta tayo sa APN type. Click lang natin itong APN type. Dito naman yung ilalagay natin, default. Yan guys yung ilalagay natin sa APN type, default. Click OK. Sunod, pumunta tayo sa APN protocol. Click lang natin itong APN protocol. Dito naman yung pipiliin natin is IPv4. Yung pinakaunahan, IPv4. Yan yung pipiliin natin. Tap lang natin yan. Sunod, pumunta tayo sa APN roaming protocol. Click lang natin itong APN roaming protocol. Dito naman, same lang din sa APN protocol, IPv4. Yung pinakaunahan, tap lang natin yan. Then last but not the least, pumunta tayo sa bearer. Click lang natin itong bearer. Dito naman, dapat yung may check lang dito is unspecified para compatible siya sa lahat ng uri ng device. Kasi once na chinek nyo yung LTE, tapos yung phone nyo is 3G lang or 5G siya, automatic hindi yan gagana. Kaya mas maganda na naka-specified para pang kalahatan. Pag okay na, tap lang natin itong OK sa baba. Double check nyo kung tama yung pagkakalagay ng name, APN, username, password, server, and so on and so forth. Para 100% gagana talaga yung APN sa ating device. Pag okay na, isave na natin siya. So para masave itong ginawa nating APN, kailangan natin pindutin yung save button sa bandang taas sa kanan. So sa ibang device dito makikita yung save button, pero sa akin, kailangan ko na pindutin itong tatlong tuldok para lumabas yung word na save. So click lang natin itong save. Automatic na save na natin yung ginawa nating APN na VF5G Infinite 2022. Ngayon guys, para ma-activate yan, kailangan natin itap itong bilog sa katabi. Once na matap na natin yan, automatic, mawawala yung mobile data sa taas at lalabas ulit. Kasi nga magpapalit ng bagong APN. So i-activate na natin siya, tap lang natin itong bilog. Automatic, pag tinap mo yan, mawawala yung mobile data at lalabas ulit. Kasi nga nag-refresh yung signal. Ngayon guys, para makasigurado tayo na 100% talagang gagana itong VF5G Infinite 2022 APN sa ating device, airplane mode natin siya ng 5 seconds. So click lang natin itong airplane mode, then bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5. Then an airplane mode na natin, at automatic 100% activated na yung APN sa ating device. Ngayon guys, para malaman natin kung gaano kalakas at kabilis itong ating APN, pumunta tayo sa speed test. Kung wala pa kayo speed test, mag-download lang kayo sa Play Store. Click lang natin itong speed test, and wait natin mag-open. So antayin natin, click lang natin itong go, then wait natin yung result. Dito natin makikita kung gaano kalakas at kabilis itong ating APN. Kung makita nyo guys yung ping niya, 27 ms lang. Jitter niya guys, 2 ms. Ibig sabihin lang, pag mababa yung ping, pag mababa yung jitter, automatic stable na stable talaga yung ating internet connection. At kung makita nyo yung download mbps niya, is mapapalo ng 43.1 download mbps. So kahit naka mobile data lang tayo, kaya nyo pumalo ng 43.1 mbps. Yung result ng final upload mbps is mapapalo ng 6.82 upload mbps. So overall talagang mabilis, malakas at stable. Guys, disclaimer, hindi porket ganito yung speed test ko is ganun din sa inyo. Pwedeng mas malakas pa sa inyo, pwede rin mas mabagal. So nakadepende pa rin yan kung compatible yung APN sa inyong location. Once na compatible yung APN, mas maganda kasi makakaranas talaga kayo ng high speed at stable na internet using mobile data. Pero kung hindi naman compatible, walang problema kasi lagi naman tayo gumagawa ng mga bagong APN. I-try nyo na lang at hanapin nyo yung APN na compatible sa inyong location. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, tag PH. Thank you and God bless all.